Good morning, good morning, good morning. Ako po si Attorney George Erin Garcia na pansamantalang humahalili sa Mr. Public Service natin, Kuya Daniel Razon. Dito sa kanyang programang Bawal ang Pikon, Get Straight with Daniel Razon. Eh nako, eh napaka sobrang araw-araw po halos umuulan pero mukhang may problema pa rin tayo mga kasambahay when it comes to the issue of water. Eh ito po bang Laguna Lake Development at Laguna Lake? Eh yan po ba isang pwedeng pagkuhanan ng malinis na tubig para dito sa Metro Manila? At para tayong tulungan sa issue na yan ay ating pumapanauhin ang General Manager ng Laguna Lake Development Authority at Presidential Advisor on Environmental Protection, ang kagalang-galang Nerius Acosta. Gandang umaga po, sir. Morning. Morning, good morning. Sir. Good morning. Yes, sir. Morning. Good morning. Please be seated, sir. Yes, yes, yes. Thank you. Doon muna tayo sa ano. Medyo may lighter question muna ako bago yung hard questions. Okay. Nung kayo po yung tumatakbong senador, sir, eh, kayo po ang inyong advocacy. Kay, para ang projection nyo, you're more of a teacher. A teacher for the environment. Ay, ngayon, eh, talagang, kayo pala, eh, ang talagang inyong ipinaglalaban is environmental protection. Yes. Actually, nagtuturo ako, Attorney George. Yes, sir. Environmental governance. Mm-hmm. Yung mga basics sa... pag-aalaga ng ating kalikasan. Yes, sir. So, talagang hiyang sa... Hiyang so, talagang passion niyo pala yan. Ano. Eh, tamang-tama, itong inyong napuntahan na opisina, maliban sa pagiging advisor ng ating Pangulo sa environmental protection, eh, itong nangangailangan ng atensyon talaga na Laguna Lake. Yes. Sir. In fact, ang Laguna Lake ay di lang siguro alam ng marami, hindi lang sa pinakamalaking lawas sa buong Pilipinas. Yes, sir. Ito ang pinaka... isa sa pinakamalaking third largest sa Asia. Sa Asia. So, halos... pasok mo yung buong Metro Manila sa west side lang ng Laguna Lake. Yes, ganong kalaki ang Laguna Lake. Ilang bayan po ba ang sumasakop halos dito sa Laguna Lake? Well, ang buong Laguna Lake Authority ay sinasakop sa may sakop na 66 na local government units. Yes, sir. But the lakeside ng mga LGUs, yes, kasama na yung Metro Manila, Taguig, Muntinlupa, Taytay, Pasig, ay 29. Ayun. Kaya talagang malaki ho ang area, 100,000. At wala masyado nakaka-realize ng lawak na yan. Opo. In fact, dalak ko yung map para lang malaman ng ano, pwede nating i-flash naman. Yes, sir. Opo. But yung linis ng tubig dito, kasi parang ang nagiging issue, eh, malinis ba talaga ang tubig ng Laguna Lake? Well, kung batayan natin ang 1980 yes, or 80s or late 70s, malayo na nga ang kalidad ng tubig ngayon, Attorney George. Yes, sir. In fact, it is becoming very, sinasabi natin, kung hindi degraded, nagiging threatened yung quality ng lawa, no? Ng tubig, ng fisheries, mm-hmm. yung palaisdaan, yung shoreline. Kasi nga, sa dami na rin ng tao. Yes, sir. Sa dami na rin ng mga establishments, mga yung mga pollutants dito, talagang dyan po nang gagaling yes. sa mga... Ang ano kasi is, Laguna Lake at Manila Bay, ang lagusan lang niya yes, in between ay ang Pasig River. Pasig River. So lahat ng ating pollution, wastewater, yes, yung hindi nakokolekta o naaayos ng mga, yung tinatawag nating effluents at discharges yes, na kung saan sa ang tributary, syempre kapag pumasok na yan sa Pasig River, eh, talagang pupunta yan sa lawa. Sa lawa. At kung hindi natin naaayos ang monitoring sa lahat mm-hmm. ng lalong-lalo na yung tinatawag na non-point sources, yung hindi factory, hindi mga gusali, na alam mo kung saan ang gagaling yes, yung tubig o wastewater, mm-hmm. yung sa informal settlers, yung sa mga lugar na hindi konektado sa isang sewage system na halos 80% pa yan ng buong Metro Manila, syempre, you make the assumption that yun, Talagang pupunta dito sa Laguna, Laguna Lake. Sir, yung posibilidad na pagkuhanan nito ng tubig na isusupply sa Metro Manila? Well, in fact, Attorney George, it's already being done. Apo. Yung sa Putatan sa may Muntinlupa, yun ang Manila Water na concessionaire natin. At yung Manila Water, yung isa, dalawa yan sila, di ba? To supply most of Metro Manila. Yung Putatan sa Manila, kinukuha na nila dyan 150 million liters a day. A day, yes. And this supplies Alabang, mm-hmm. and they're hitting towards Cavite, Bacoor, and many other parts of south of that part of southern Metro Manila. Ang last year, nagkontrata na po tayo with Manila Water naman, na dun sa Morong Bataan, Apo. Dun sa north side, dun naman kukunin nila yung 50 million liters a day
starting 2017, yes, sir, to supply naman parts of Rizal, mm-hmm, and all the way towards the Halahala area, dito sa gitna ng lakeside area, yes, ng Rizal province. Dahil ang La Mesa Dam, that's what supplies most of Quezon City and all of us, yes, here, no? So, yes, it is in fact more and more the lake, mm-hmm, is really going to be a major source of domestic water use. Pero may pag-aaral po ba na talagang pwede naman, kahit sinasabi natin na mukhang medyo hindi na ganun kalinis o yung tubig dito ay medyo konting polluted na, eh kaya naman po itong magawa ng paraan. Basta para classy na tinatawag natin, Attorney George. If you say it's classy, yes, sir, ito po ay may tinatawag sa Clean Water Act. Okay. Tayo po may akda ng Clean Water Act. Yes, sir. Nung nasa Kongreso tayo. Okay. Yung Clean Water Act, nagsasaad na kailangan yung isang body of water, gaya ng Laguna Lake, mm-hmm, ay swimmable at fishable. Yes, hindi, sir, naman sinasabi talagang safe for drinking water. Correct. Okay, so kung swimmable at fishable, meaning it's safe enough for human contact, mm-hmm, and it's also fishable, ibig sabihin, nandyan pa rin yung fisheries, yung, yes, aquatic life, no? Mm-hmm. Yung mga isda. Class C pa naman ang buong Laguna Lake. May, ayun, mga ibang lugar, lalong-lalo na dito mas malapit sa Metro Manila, na medyo mas matindi na yung tinatawag na biological oxygen demand. Kasi yun yung nakikita mo, yes, nandun, sir, yung pollution, nandun yung wastewater, yung mga kung ano-anong pollutant sa tubig, mm, at tinatawag na total suspended solids. But all told, kapag nag-a-abstract o kinukuha yung tubig ng Maynilad o ng Manila Water, ang ginagawa naman yan ay either reverse osmosis, mm-hmm, filtration. So kahit na klase siya, pwede kong inumin, yes, ito. Yes. At therefore, pag ito na naging produkto na ng Maynilad, yes, o kaya ng Manila Waters, whatever, especially Maynilad, pwede inumin. Correct. In fact, ito, kung saan, yes, man ito galing, sa Manila Water o sa Maynilad, yes, dumaan na to sa katakot-takot din na filtration, safety, yes, filtration processes. So, kahit na ganun nga ang kondisyon ng tubig ng lawa na, yes, hindi, sir, kasing ganda noong 1970s o even 1980s, nandoon pa rin yung kakayanan ng ating mga ganitong teknolohiya ng Maynila o Manila na maging ganito kalinis. But how do you strike a balance between yung pangangailangan natin ngayon sa supply ng tubig at saka yun naman pong nakasanayan na napangangailangan ng ating mga kababayan sa lawa, lalo na nang umaasa sa kanilang pangkabuhayan? Yes. In fact, we always say environmental protection bilang Presidential Advisor for Environmental Protection sa Office of the President. Yes, sir. Ang pangunahing layunin, ang pangunahin po nating mandato, no, ay talagang magkaroon as much as possible sa lahat ng policies natin, sa lahat ng enforcement ng ating, yes, clean air, clean water, solid waste management, etc. Magkaroon ng balanse, mm-hmm, nung tinatawag nating ekolohiya. Correct. At ekonomiya. Yes, kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na wag na tayong maghanap buhay, mm-hmm, o wag na nating galawin o gamitin ang mga likas na yaman dahil nga napakadami rin umaasa. Daming umaasa. At ang sinasabi nga ng majority, yung higit na nakararami sa ating lipunan, yes, ay mahihirap. At ang pangunahin nilang tinatawag na social security nila, mm-hmm, yung kung saan sila nabubuhay at naghahanap buhay, ay talaga naman ang likas yaman or ang kalikasan, kapaligiran. The environment is the main social security, correct, system, ika nga, mm-hmm, ng ating mga kababayan. So yung lawa, yung mga namamalakaya doon, yung mga palaisdaan doon. Alam naman natin, sa panahon pa ni Rizal, ito ay talagang ginagamit na. Ginagamit na siya. Pinapangisdaan na. Yes, talagang ito yung tingin nila sa lawa. It is a source of livelihood, of income, of food security, yes, water security. Kaso lang, Attorney George, lumipas na ilang mga dekada at sa tagal na ng panahon, syempre lumobo ang populasyon. Nagkaroon tayo ng economic activity, growth, yes, industrialization. Tama, may mga pabrika, may mga establishment, mga mall, mga gusali, condo, etc. With all of that has come, obviously, mm-hmm,
yung urbanization na tinatawag. And therefore, you have to really make some sacrifices. You have to really make, and you know that there is going to be disturbance and impacts so to the environment. No? So environmental protection possible despite... It's not only possible, it is imperative. Mm-hmm. Because hindi naman pwedeng tuluyan nating sirain ang ating kalikasan, ang kapaligiran at the expense of the environment para lang magkaroon tayo ng economic growth. Correct. Kasi hindi maging sustainable ang isang ekonomiya, ang isang paglago o ang kaunlaran, no? Ang pag-unlad ng isang lipunan, isang ekonomiya, kung ang napipinsala naman hindi lang ang tao, syempre, nababaha na tayo, ang daming basura, nagkakasakit, mga leptospirosis, dengue, itong mga food poisoning, kasi kung ano-ano na lang na baka heavy metals na nandiyan dyan sa ating mga isda, whatever, no, na ito lahat may balik sa atin. So, environmental protection, lalong-lalo na sa Laguna Lake na ito ay gitna o epicenter ng ating bansa at capital region, ay talagang hindi lang yan na kailangan, nagiging imperative siya, nagiging parang do or die, Attorney George. Meaning, we have to do it. Hindi natin sinasabing itigil nga ang ang ating economic growth, ngunit talagang napakahalaga po. And you are doing this, yes, para naman sa future din. Future din, yes, kasi sir. Wala namang ekonomiyang lalago, mabubuhay, o maging tuluyang maunlad kung wala nang clean water at walang clean air. At yun yung pinaglaban nyo sa Kongreso kung kayo nasa Kongreso. Kasi hindi naman ang environment yung sinasabi ng iba na pang mayaman lang yan, para lang yan sa mga Earth Day at mga kumbaga conservation ng mga movement. No, hindi po luxury ang environmental protection. In fact, sabi ko nga kanina, nagiging social security system talaga ng mahihirap ng karamihan ng ating mga kababayan na nandiyan ang lawa. Eh kung wala naman din ang kagubatan, ang forest, di wala rin yung watershed. Tama. Kung wala yung watershed, di wala rin yung tubig, yung ilog, yung agrikultura, yung palayan, ganun din sa energy. Because Laguna Lake is also a source of energy. Yung sa CBK, dyan sa may Lumban, no? Ito po ay isa ring hydroelectric na source ng atin pong energy sa ating mga electricity needs. So, itong lahat, hindi naman ito nagiging posible kung wala yung ecosystems. Without the ecology... Parang a helpful and balanced ecology. Absolutely. And that is in the Constitution. It is the right of every Filipino to have a healthful and balanced ecology. O, di ba yun ang mga katagang nasa sa ligang batas? Kaya maliwanag sa atin at sa tuwid na daan ni Pangulong Aquino na ang tuwid na daan din po ay salunti ang paraan, sa ecological din na at yan naman ay posible. Posibleng-posible po nakikita natin sa... Dito, marami na rin mga LGU na nagiging good practices. Yes, kulang pa. Pero kailangan maging ehemplo o tularan sila. Yung LDA po, nagbibigay din ng mga awards sa mga magagandang, mga ehemplo, mga LGUs na nagpapakita ng good governance practice, especially sa environment. Sa clean water nila, sa solid waste management nila, sa clean air, etc. Pero noon, nag-umpisa kami rin ng parang kalabasa awards. May ano rin. Kasi yung may konting shame campaign din. Ano. Pero nakita rin ngayon natin na... Ngayon medyo wala ng kalabasa. Wala na, mayroon pa rin. Gusto natin, ano na lang, yung hindi na lang yung mapapahiya sila, kung hindi, mas gaganaan sila na tularan yung mga ibang mga kakaratig bayan nila o whatever na nakakagawa naman ng posibleng environmental protection. So, yes, shame campaigns work, but it's more the positive reinforcement na itong mayor na to, itong LGU na to. Ay, lagi na lang may award. Ba't tayo kataming bayan eh? Ba't yung mayor namin mukhang hindi na napibigyan ng award dito? At saka private sector. Marami sa ating mga industrial parks, Attorney George, na talagang nagpapakita naman. Yung mga malalaking kumpanya, may mga wastewater treatment sila, maayos ang kanilang mga proseso ng production nila, mga assembly line ay talagang hindi lang sa
ligtas sa kahit anong accidents, hazards, very safety conscious, but they're also very environmentally conscious. So, may pag-asa naman talaga eh habang nabubuhay ang tao. Pero patuloy lang ang information, awareness, ang ating pag-uunawa at yung good leadership by example. Yes, at pagtuturo, kasi bilang teacher nga, yes, gusto natin na ang pagturo ay hindi lang teorya, mm-hmm, kung hindi may ipinapakita. Kaya sa Laguna Lake Development Authority, may konting kayabangan, yes, siguro to. Mas maganda tayo na ang unang nagkaroon ng green, environment-friendly, energy-efficient, climate-smart na gusali. Yes, sa ating, kaya imbitado po lahat na marami na pong nag-alakbay aral, LGU, NGOs, eskwela. We're trying to get accredited as 3-star. Yes, sir. Meaning, napakataas na po yun. Wala pang ganon. Kauna-unahan nga itong gusali na tatawaging green building official. Yan ay ating tatalakayin, sir. Kasama pa yung ibang mga issues tungkol sa Laguna Lake. Makalipas lang po ang ilang paalala dito sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Ang ating talakayan dito sa programang Bawal ang Pikon, Get Straight with Daniel Razon, kasama ang kagalang-galang na General Manager ng Laguna Lake Development Authority at Presidential Advisor on Environmental Protection, Nerius Acosta. At kanina, tinatalakay ni General Manager yung sinasabi niya parang meron silang bagong green 3-star pa eh. 3-star. Yeah. At ito ay pa-countdown na hopefully dito sa Pilipinas. Yes. Well, and in fact, lumipat na ho kami nung October. Yes, sir. So, mga ilang buwan pa lang, welcome po ang lahat. Naanyayahan po namin kayong lahat. Kasi ito ay talagang nagbibigay talagang inspirasyon. Yes, sir. At nagbibigay sa atin ng mga panibagong kamalayan. Yes, sir. It's a new consciousness na kailangan ay, kahit sa disenyo, ay panibago na rin. May green features lahat. Ibibigay ko nga to sa inyo para yes, meron kayong mapag-usapan din dito itong mga features ng ating Laguna Lake green building. Yes, sir. Okay, so ito ay lahat, pati recycling ng tubig. Meron na rin dyan. Wetland. Yes, sir. Lahat ng solar thermal na air conditioning para hindi po magastos sa atin pong electricity. Yes, sir. And then sa tubig po, yun nga, recycling, mga gardens on every floor. Marami pong features na ganyan na makikita ay posibleng-posible sa ating sa Pilipinas at sa gobyerno. Yes, sir. And so when we say that this is something that people can learn from, it's because may karanasan, may experience po tayo, makikita at mararanasan po ito. Ito ay yun ang pinakamaganda na pupuntahan po namin yan sa yes, aming po please, mga crew please, para ma-feature po natin. Yes. Dahil mas maganda ang mga government buildings ngayon ay maging katulad po ng building po ng Laguna Lake. Yes. Para naman kahit paano maging model po ito. Nagpupuntahan na nga yung mga taga LGU ng Visayas, yes, Mindanao. Parang lakbay aral nila. Lakbay aral. Totoong lakbay aral. Talagang may aral po ang paglalakbay nila. Kasi nakikita nila sa disenyo pa lang, sa lahat po ng mga features, yes, ay sir, klaro na energy efficient, mm-hmm, nakakapag may savings po tayo, nakakaipon po tayo ng at least mga 3, 4, even more than that, up to 5 million mm-hmm ang estimate every year, taon-taon. Makikita natin na sa tubig at sa kuryente ay nakakasave. Yes, so, sir. So, welcome na welcome po kayo sa ating... So, tatamang-tama, i-feature yes natin sa isa sa mga programa natin. At sir, ang isa pang issue po dito sa Laguna Lake, at pinapakita nyo nga po sa yeah ating kanina, doon po sa ating mga kababayan, ano po, yeah, baka yung iba hindi pa nakikita yung Laguna Lake. Eh. Ito po parang tatlong daliri na nakaganon. Yes, ano po? 100, mahigit 90, almost 100,000 hectares. Opo. General Manager, Congressman, ang kalimitan pong sinasabi ngayon, masyado na raw pong silted itong Laguna Lake. That's true. Meron pong sinimulan dati na ito ay may proyekto na dati na naudlot. Ano po ba ang update ngayon doon? Well, unang-una eh, totoo namang naudlot yon. In fact, may arbitration ngayon. Yes, as a lawyer, you know this all too well na pwede kang ihabla. Yes, sir. So, binalikan tayo. Yes, ang gobyerno ng Pilipinas, binalikan nung Belgian na sanay magde-dredging nung panahon pa nung dating administrasyon.
Totoong heavily silted ang lawa. Yes, sir. Pero kasi hindi lang kasi ang dredging ang solusyon o hindi lang yan kasi ang end all o tinatawag na nag-iisang solusyon sa mga pagbabaha, etc. Yes, kailangan kasi sa lawa ay merong sequencing na tinatawag na sa upstream pa lang natatrap mo na o naagapan mo na yung guho ng pagguho ng tinatawag na burak or putik o silt, no? Apo. Kasi nga kailangan reforestation, kailangan river protection, pagtatanim ng vertebrate grass or kawayan, bamboo sa lahat ng 100 some tributaries around the lake. And then also, we have to really make sure na itong ating mga flood control, flood mitigation, naayos yan. At yung drain, yes, sir, kailangan ma-drain natin dun sa Pacific Ocean. Malaking bagay yan. Pero that's in the master plan ng ating DPWH at ng Laguna Lake Authority. Or i-drain natin, yung dati pa sa 1970s, yes, sir, merong plano na ma-drain din natin ang lake. May lagusan siya, hindi lang sa Pasig River, apo, kung hindi dito sa may Paranaque Spillway. Yun yung gagawin sa yung planong gawin din ng ating administrasyon. Hindi na ituloy. At nandiyan pa rin, yan sa, yes, master plan. Ngayon, alam niyo siguro, Attorney George, may plano ngayon, ang isa sa pinakamalaking private-public partnerships ng ating, yes, pamahalaan ay magkaroon ng isang 47 kilometer, yes, na expressway dike, mm-hmm, galing sa Taguig hanggang sa Los Baños. At dito naman sa may Taguig, Agmundilupa, magkaroon ng 700 hectares, yes, na reclamation. Mm-hmm. Kaya iiba ang buong mukha at larawan. So medyo magkakaroon total ano pala ito. Parang hindi lang aayusan mo kung hindi talagang babaguhin nyo. Kasi hindi pwede kasing hindi pangmalaki o pangkalahat ang mga intervention sa infrastruktura, sa flood control, yes, dahil sa tindi na ng mga... Ayaw ko naman sabing problema, pero yung challenges natin sa lawa, napakalaki, napaka masalimuot po ito ang ating mga challenges ito dito. Ito ay Lake of Life, kung tutuusin natin. Living Lake ang tawag. It's one of the 18 living lakes of the world. But at the same time, sir, hindi po ba, most recently, lalo-lalo na kapag tumataas ang tubig, lalo-lalo na kapag bumubuhos ang ulan, lalo-lalo na pag may bagyo, madami rin po tayong mga kababayan dyan sa mga gilid ng Laguna Lake. In fact, sa habagat, sa Ondoy, Attorney, yes, George, 25 towns, no? Ilang bayan ang talagang nabaha. Yes, sir. Sa Muntinlupa lang, sa dito sa may Santa Cruz, dito sa Halahala, dito sa bandang Talim Island, ilang buwan po siya na binaha, yes, na hindi bumaba, hindi bumababa. Bumababa yung tubig dahil nga halos hindi na kaya yung lagusa. Puno na rin, silted na rin, yes, polluted na rin ang Pasig River. Nahirapan na rin tayo dun sa Napindan Channel. Kaya nga ang mas pangmatagalan po nating solusyon ay magkaroon nga ng spillway na papunta nga dun sa Paranaque. Kahit na gaya ng ibang bansa ay bubutasin mo yung, yes, ilalim. How much will that cost the government? Wow, that's easily in the billions. No? Kasi ang estimate ng 4 to 5 billion US dollars. Ang wala ba tayong mga foreign donors? Private-public partnerships, yes, ang nangyayari. Ito nga ang kauna-una ang gagawin natin. Apo. It's just one of the many that will na idadike natin yung buong lawa. Dito lang muna nag-uumpisa sa may Laguna side at sa Metro Manila side kasi ito rin naman talaga ang most, yes, populated. Ito rin ang apektado nung Habagat, Ondoy, Pepeng, Maring, Glenda. But did that not cost much as far as the taxpayers are concerned? Well, that's why it's called private-public because hindi po siya general appropriations, correct, wala po siya sa budget, privado po ang papasok. At saan sila babawi? Siyempre, hindi naman pwedeng, yes, bigayan. Correct. Dito naman sa mga land development. Mm-hmm. At kaya nga may reclamation component ang Laguna Lake Development ng expressway dike, yes, dahil po ito naman ay maging parang bagong The Fort, mm-hmm, o bagong Eastwood, mm-hmm, na doon naman ay may bawi kasi that's why it's called a private-public partnership. Tama, sir. Wala ang pera at budget, mm-hmm, sa gobyerno, nandun doon sa private, pero nga para meron silang kanila ring, yes, return naman, siyempre, doon sa reclamation. But a land development naman, will it be inconsistent
with environmental protection at the same time. We are really trying very hard to see where the impacts are. Yes, sir. Sabi ko nga kanina, no, hindi naman pwedeng tuluyan lang na mag-business as usual. Sa gusto natin sa hindi, talaga namang naiba na ang ang kondisyon, ang estado ng lawa. So kailangan talaga natin ay maging maiba na rin talaga ang development. Because the authority is also developmental. Yes, hindi lang siya regulatory, hindi lang siya yung may mga penalty, clearances, permits. Kailangan rin ma-redevelop. Eh, hindi naman pwede nang bumalik sa panahon ni Rizal. Mm-hmm. Yung ganda at yung pagiging maaliwalas ng lawa ay talaga namang nandito na ang capital region, nandito na ang populasyon. Yes, i-balance rin natin. Pero how about so we have to develop, we have to strike that balance. It's still how about, sir, ano, yung massive displacement naman ng tao? Baka naman po, yun ay siyempre isang maging issue na naku, naman kami mawala dito, dito kami kumukuha ng pangkabuhay namin. Hindi po, siyempre may mga right of way naman yan, issues. Pero integrated po, in fact, ang shoreline. Yes, sir. Hindi naman na di-displace o i-di-displace. In fact, pagbubutihan ang maging para siyang isang corridor, no? Yes, sir. Na meron namang fishing lanes pa, o fishing lanes pa rin, hindi naman yan na sasarhan. Yes, sir. Hindi naman yan nakablock o hahadlangan sila kung hindi meron sila pong tuluyan pong maging lake port. Yes, sir. Okay, and then meron din silang kung saan sila may mga fish port, meron ding mga development along the sides. In fact, mas magiging masagana nga kung susundin talaga yung sa master plan. Lalagyan niyo lang na activity talaga correct sa area. Hindi lang naman yun kasi bubuhayin yung area. Bubuhayin ang area at hindi rin kasi kahit papaano po hindi naman pwedeng bumalik tayo sa panahon na ang pamamalakaya ay yung sa traditional o sa kasi naiba na nga eh. Yes, sir. I mean, ang populasyon ngayon 20 million na ng buong Metro Manila hanggang sa Southern Laguna, hanggang dun sa Rizal, Antipolo, Novaliches. Sobra na talaga ng dami ng tao. We are very densely populated. The most densely populated place on earth is Metro Manila, no? Or the city of Manila. And so, we have to find ways na ma-address itong flood mitigation natin, itong bagong land development kasi nga para rin may mga bagong areas of new urban areas, ma-decongest natin. Meron din tayong dike at expressway para nga magkaroon din ng hindi masikip ang mga daan. And like in Metro Manila, makakatulong din na lalo-lalo na yung traffic ng Metro Manila. Magiging kasi magkakaroon tayo ngayon ng sabi nyo nga. Parallel na expressway. Ayun. Kaya ito po sa bilang secretary rin, hindi lang naman kasi namumuno tayo ng isang authority, concurrent nga yan, at bilang miyembro din ng cabinet cluster on environment and climate change, kasi lima yung cluster sa kabinete. Ito naman ang tinitingnan natin, paano yung isang development na napakalaki, bilyon-bilyon nga, ay hindi lamang infrastruktura ang natutugunan, kung hindi din po ang environmental na sustainability. Yun. Kasi nga, ang kaunlaran the naman, is really sustainability. It's really sustainability. Kasi ang atin pong kaunlaran ay kailangan maging sustainable. Di ba po? Hindi naman pwedeng yung pag-unlad ay ang napipinsala o nawawalan pa ng saysay o bisa ay yung mga ecosystem. Yes, sir. Kailangan talaga buhay yung mga ecosystem. Ngunit hindi rin natin pwedeng sabihin na ibalik natin sa dati. Sa dati. At nakuhang imposible. Imposible na po yun. Hindi, otherwise, kung gusto natin yun, baka lahat muna tayo mag-relocate na rin. Kaya kasi magandang statement, sir. Kung ano meron tayo ngayon, pagbutihin natin para sa ating mga kababayan ngayon at sa mga darating na panahon. Correct. Yes, sir. And definitely, yung activity na sinasabi niyo dyan, ay makakatulong na mag-create din ng mga jobs and employment absolutely sa ating mga kababayan. At saka hindi rin pwede rin kasing sabihin na ang pangingisda ay yun na lamang ang paggamit nung lawa. Lawa. Yes, multiple use na nga ang lawa. Eh. May industriya, may enerhiya, may shoreline, may mga factories and industrial development din. May food and agriculture, may water abstraction. By the way, dito kukunin ng Manila Water sa may Morong. Dito. Yes, sir. Ito naman sa Muntinlupa, source din yan ng
Maynila, yes, para dito sa Bacoor, dito mm-hmm. sa areas ng Cavite naman ang supplyan nila. Ito naman ay dito rin sa side. Kasi lumulobo na rin at dumadami na rin ang tao at pagpopulasyon dito sa eastern side ng lake. Talagang multi, ano pala ang ating, napakamasalimuot ano, po. Ay, ba't sa lawa bang yan? May pamumuliti ka rin at ay, may politika rin. Hindi po nawawala, Attorney George. Yes, alam natin so, po. So matapos ka sa Kongreso, mas matindi pa na yung pinasok. Sa executive po. Yes. Po. Sabi nga natin, nung naging may akda po tayo ng Clean Air Act, Clean Water Act, akala natin ang hirap sa debate, yes, you know, sa basura, sa solid waste. Kayang-kaya natin to kapag ano natin, i-explain. Pero yes, kahit na mahirap yung debate, kinayana naman na ipasa natin lahat. Pero kapag nasa executive ka, mas malala pala yung mag-enforce, ano? Kaya, yung talagang pero lahat, lahat dapat sumunod eh. Meron akong huling katanungan sa'yo. For ito naman without preempting your decision, even if you, for example, will be running for a higher office or you will decide later na sa executive yata mukhang mas okay ako. Just in case lang po that you will not be running for a higher office and just in case that there will be a change of administration and they will say, maganda naman ang performance ni Congressman, ni Secretary Nerys Acosta dito sa LLDA eh. Eh hindi kaya maganda pakiusapan natin siyang manatili na lang muna dito at the same time, advisor pa yan. Would you still opt and would you still continue your advocacy? At least as far as LLDA is concerned. You know what? Actually, Attorney George, sabi ko nga, whether I'm in or out of government, my advocacy, my life's work, yung aking pagiging teacher ay yes, nasa in, at pagiging advocate po, environment. So, yes, of course, if kasi ang dami pa talagang dapat tapusin. Kung magkakaroon tayo pa rin ng kahit man lang transitional, yes, it doesn't matter. Or kung talagang exit na tayo, kasi coterminous tayo yes, as sa cabinet rank no, kay yes, presidente, that's fine also. Kasi tuloy-tuloy rin naman yung gagawin ko, whether professor or whether sa mga development organizations or sa international. Tuloy-tuloy to. Pero syempre po, iba rin kasi yung nahahawakan mo yung kung ano to yung executive action yes, na nagagawa mo kaagad. Or at least man lang, alam mong may plano mm-hmm. at hindi lang sa maglalabi ka o kung NGO ka o akadim ka o pribado yes, ka, sir. Iba yung nasa estado, nasa gobyerno dahil hawak mo rin yung renda eh. Meron ka talagang master plan na susundin, mm-hmm. may resources naman, hindi sa madali, pero tayo po ang pwedeng bilang mga executive or yes, administrators sir. Or cabinet, pwede po nating maiusad itong buong prosesong to. And that's where governance really is. Eh, yun naman po in, talaga. Diba po? At mas maganda rin talaga na kapag ka ikaw ay dating kongresista or legislator, tapos yung mga ginawa mong batas, yun ngayon ang ini-implement mo. Sabi ko nga, mas mahirap eh. Kasi sabi ko, balik na lang kaya dun sa legislation. Baka mas madali yun. Yeah, pero that's a challenge. Maraming salamat po. Of course, kay Secretary Nerys Acosta. At muli, sa ngalan ni Sir Public Service, Kuya Danya Razon. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Dito lang sa programang Bawal ang Pikon. Get Straight with Danya Razon.